Cheryl Owen. You can call me Cheryl. I am an artist and illustrator. I do a lot of paintings for exhibits, for personal commissions, or for magazines and other brands. Aside from that, I also have a stationery line which I sell in common room. Okay, yung alarm ko ay 8 o'clock pero bumabangon ako ng 9. Magko-coffee ako, breakfast, ganyan, tapos work. Pagdating ng 12, magluluto ako for our lunch or order kami. Tapos work ulit, pag naisipan kong tumakbo, 4:30 stop na ako. Tapos prepare na ako magtumakbo dyan sa labas, paikot-ikot. And then pagkabalik, tapos yun, pahinga na from there. Hindi ako lumalampas ng 6 o'clock na nagtatrabaho kasi nakaka-drain pag araw-araw ganun. Kaya ako umalis sa corporate work kasi ayoko nang ganun. Masasabi kong very productive ang isang araw ko pag halimbawa nakapag-paint ako. Sobrang importante talaga sa akin yung balance na may pahinga. Karamihan ng mga nag-work from home since nasa bahay, nawawala na nga yung boundaries nila. Nagtitake ng breaks or nag-overtime sila kahit wala naman sila OTP. Yung mga ganon na lumalampas ka talaga sa working hours mo. Parang ang sipag pakinggan, di ba? Pero kasi ang kapalit nun, madidrain ka eh. Mas mabilis kang madidrain. Pag, lalo na nasa bahay ka, wala ka talagang boundaries na pagkatapos ng work hours uuwi ka, di ba? Ito hindi. Nasa bahay ka lang. So, kailangan mo pa rin i-honor yung boundary ng work and rest. Kasi, kakainin ka. Kakainin ka ng pagod. Hindi pa! Engaged pala! Engaged pa lang ako. Nakakainis eh! Ang name ng fiancé ko, si Thaddeus. Fads for short. Magto 2 years kami this May. Nag-usap na kami na seryoso kami sa relationships. Ganon. Yung wala nang pasikot-sikot. Andun na kami sa point na gusto na rin namin mag-settle down. So, nasa same page kami. Minake sure namin na malinaw saan kami patutungo. Kaya parang, ay, ang bilis naman. Ganyan. Siguro pag yung isip mo set na, yun na andun na eh. Wait kami sa bundok. Sa bundok pa din. So, makita ko ng bundok kasi broken-hearted ako. Tapos, so ko siya na-meet. Nasa Mumbai siya, no? Noon nanliligaw siya. Pinadala siya ng company. Tapos, doon kami nag-start ulit mag-usap. Tapos, ayun, umamit siya. Nakakainis! Nung bumalik siya, from time to time, hi-hike kami, nagte-trail run, ganyan. Yun yung bonding talaga namin. Sinagot ko siya nung may exhibit din. Before kasi, every weekend, pupunta siya dito from Batangas. Either may hike kami, or may trail run kami. Siya sa Rizal. Tapos, nung nagka-pandemic, syempre, ilang months yun na hindi kami nakikita. Tapos, nung nagkaroon na ulit ng biyahe from Batangas to Manila, pumunta siya ulit dito. Wedding preps, gosh! Wala pa masyado. Ano pa lang, naghahanap pala ng venue. Na-realize ko may pagka-bride sila. Tawa ko! Gusto ko kasi talaga forest wedding. Kaso parang ang hirap naman nun. Gusto ko siyang i-push. Ang daming plans na naudlot last year, ba? Diba? 1 week before the lockdown, I was preparing for my first trail marathon. Ilang buwan, ilang linggo mo siyang pinaghirapan. And then, all of a sudden, lahat na-cancel. So, sobrang lungkot ko nun. Grabe naman. Kasi alam mo, pinaghandaan mo siya eh. Yung game ka na, and then lahat, everything stop. Tapos hindi mo alam kung kailan mag-reform. Well, number one, nag-lesson yung hikes ko. Na sobrang heartbreaking nun for me. Kasi I see it parang as equal with painting. I really fell in love with hiking nung tinanggal yun sa akin. Kalahati ng pagkatao ko nawala. Kaya during the first few months ng pandemic, umiiyak talaga ako. Kasi, ano nangyayari? Parang alam mo yun, na-experience mo ba yun? Bigla ka nalang maiiyak. Feeling mo ang daming nawala. Pero really, hindi naman talaga nawala. Andyan lang, hindi mo lang magawa.
sa ano naman, sa work ko as an artist, nabawasan syempre yung clients, medyo nahirapan syempre sa income kasi lahat ng tao ano eh, walang pera eh, 'di ba? Shit, paano babayad ng bills, yung mga ganun. Pero buti na lang I have savings, which is yun nga sinasabi ko, very important, savings talaga. Less bili. Hindi ako naapektuhan sa mga pa-sale nila. Pag may kailangan lang talaga ako, doon lang ako bumibili. Savings. Yun. Medyo nagalaw ko yung savings ko. Tapos yung flow nung client work naman, since medyo kumonte, so break even lang parate. Nahirapan akong magdagdag pa ulit sa savings ko. Natuto ko maghintay at mag-trust. Yung mga tao sa paligid mo nandyan lang, na hindi porket may pandemic, mawawala sila sa'yo. Kakapit ka kahit wala ka ng makapitan. Kailangan mo kumapit kasi, ano mangyayari, diba? Parang aabot ka sa point na yung minsan, masyashatter ka, mayayanig ka na, uy, tama ba itong ginagawa ko? Parang gano'n. Kakabahan ka na tama ba itong ginagawa ko? Especially now that I'm engaged and I'm looking forward to building a family, diba? Kaya ko na ba? Yung gano'n, itong work ko na to, kaya bang isustain yun? Yun yung parang iniisip ko recently. Pine-pressure ko yung sarili ko to earn more. Kaya lang parang since pandemic pa ang hirap to go around. So far, sobrang happy pa rin. Actually, parang wala na rin kasi akong ibang options. Parang ito talaga yung gusto ko. And I want to make it work. Meron siguro ibang branch ng art. Pero ito kasi talaga yung gusto kong i-push. The most important thing is to surround yourself with equally passionate people, creative and passionate people. Doon mo makukuha din talaga yung confidence mo sa mga taong kasama mo. Ipupush ka or may inspire ka. This one is for an exhibit in Gallery Ana in Mega Mall. The title of the exhibit is Reset. For me, parang resetting yourself after what happened last year. So parang rebooting, ganun. Sa works ko, madalas may lumalabas na blackbird or crow. The symbolism behind it is yung anxiety ko and yung fears ko. Ginawa kong ganyan yung itsura niya kasi I want to look at the future with hope. But at the same time, i-retain ko yung konting fear lang. Parang, I don't know if you call that healthy, pero ayaw mo kasing maging too hopeful, konting fear para mag-ingat ka. Kaya ganon, yung composition ng work ko is my girl na parang covered yung eyes niya with flowers because I wanted to look at the future with hope. But at the same time, keep my handy little crow friend beside me to remind me lang to take care. Honing your skills. It's very important then to meet people and have connections with other people. Choose your clients then. When you make your portfolio, make sure you put the artworks that you want your clients to see. Halimbawa ako, mahilig akong gumawa ng portraits. Ang ilalagay ko dyan, puro portraits. Kasi gusto ko, yun yung itanong sa akin ng mga potential clients ko. At saka yun yung mag-attract na clients ko. Important na medyo cohesive yung look ng portfolio mo. Para din alam ng clients na ito yung specialty mo as an artist. I think as an artist, hindi ka lang dapat mag-focus sa work mo as an artist. You also have to look for other interests as well and other passions. Ako, I go out, I hike, run, para ma-experience ko lang yung buhay ko outside of my desk. Diba? You have to explore other interests as well. Doon ko na-fill up yung inspiration bank ko. So, from there, naging playful yung imagination ko. So, napapag-combine ko siya. In handling a business, make sure na meron kayong Excel file na nandun lahat ng mga gastos nyo. And yung mga pumapasok at lumalabas na pera. Sobrang technical na part, pero very important. Kung kumikita na kayo ng malaki, I suggest na you apply for BIR. Para legal. Siyempre, gusto natin yun. Legal tayo. Pero kung medyo nagdadalawang isip ka pa, hindi ka pa sure kung ipo-pursue mo talaga yung business, yung kinikita mo
kung konti pa lang, itago mo na muna yun. Pag stable na, saka ka magpa-BIR. Parang dream ko for the next generation na sana ma-realize nila na okay lang naman mag-corporate job. Parang kung yun talaga yung gusto mo. Pero para sa mga hindi para dun, sana ma-realize nila na merong other alternatives na kaya mong mag-earn for yourself kahit na hindi ka employed sa isang company, na kaya mong sustentuhan sarili mo by doing freelance.